at mga kapatid. Inaamin ko sa mga pangyarihan ng Diyos at sa inyo mga kapatid na lubaw ang nagkasala sa isip, sa lika, sa gawa. Ang sa akin ang magtulang, kaya sinasabi ko sa mga Birhen Maria, sa lahat ng mga kapatid at sa inyo mga kapatid na ako'y manalangin sa Panginoon ng ating Diyos. Kawawa tayo ng mga pangyarihan ng Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patumbayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan. Panginoon, kaawaan. Kristo, kaawaan. Kristo, kaawaan. Panginoon, kaawaan. Panginoon, kaawaan. Ama namin, mga pangyarihan, kami mga tinubos mo at tinubo, ay tumayad mo ngayon sa iyong kagandahan mo, upang sa pagsampalataya sa anak mo si Kristo, makamtan ang kalayaan ng pamana sa piling mo. Sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, mapapasawala ang hanggan. Amen. Kanyang nilikha ang tanan, mga tao'y dinamayan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang nagtatakip silid na ang mga alagad ay pumunta sa tabi ng lawak, sumakay sa bangka matamim sa Kapernaum. Madaling na iwala pa si Jesus. Lumakas ang hangin at lumaki ang alon. Nang kakatawag sila ng mga 5 o 6 kilometro, nakita nila si Jesus na lumalakad sa ibabaw ng tubig, palapit ng sabangka, at sila'y natakot. Ngunit sinabi niya sa kanila, "Huwag kayong matakot, ako ito." Tuwang-tuwa nilang pinasakay si Jesus sa bangka at pagdating sumansad ang bangka sa kanilang patutunguhan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Lupuri ka namin, Panginoon sa Kristo. Huwag kayong matakot. Ito yung sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad. Hindi po dahil sa iminawag sinabing yung damdamin ng pagkatakot. Hindi natin may alis. Pero yung panyaya na ipinibigay ni Jesus para po sa pagkinilay natin ngayon sa araw na ito, yung sinabi niya huwag kayong matakot, ay yung mamanage yung ating takot. Fear is manageable. Well, kaya sila natakot sa pagkat hindi nila nakikilala kung sino yung tumalakad sa tubig. Dahil sa hindi naman ordinaryo ang paglakad sa tubig. At hindi nila alam na si Jesus ang lumalakad sa tubig. So, bahagi rin mo sa ating pag-iit sa dating na ito, may mga kanya-kanya tayong tao. Lalo-lalo po kapag nasabingin tayo ng panganib. Nasa panahon tayo ng pag-aalinlangan, may mga takot na tayo ay naroon naman. Pero isang panayang ipinapahayag po natin ay huwag natin kalimutan sa Jesus. Kasi tulad ng sinabi niya, huwag kayong matakot sa Jesus ito. Kaya nung nakita nila sa Jesus sa pangyayari yun, nakilala nila sa Jesus anong maging damdamin nila, tuwang-tuwa sila na pinasakay sa Jesus sa kanilang bangka. Kaya po ang isang panyaya na kung sakaling tayo po ay natatakot ay huwag natin kalimutan sa Jesus. Magdasal tayo para makita natin yung higit ng pagkakataon para makita rin natin yung kasagutan kung paano natin maiharap ang ating mga takot. At isang panayan yung binabahagi sa atin ang tunay ng pagkilala kay Jesus ay ang magbibigay ng lakas na harapin natin yung ating mga tao. Putusin na po ay napakalawak ng pwede nitong makawakan. Pero yun yung pinakasusi. Kapag kasama namin si Jesus, tayo'y bibigyan niya ng lakas na harapin ang ating mga tao. Bahagi rin po ng ating panginilay sa ibinahayag po sa unang pagbasa. Nakita po natin yung unang pagkatalaga ng tinatawag po natin mga diakono. Ngayon po kasi kapag sinabi natin deacons ay ito yung bago ka maging pare. Dadaan ka muna sa pagiging deacon. Sa US at sa ibang bansa,
Meron tinatawag na permanent ikon. Ito yung mga ikon na hindi pwedeng maging pare. At sila ay sinamay simply because to become deacons. Ito po ay may mga asawa. Sa Ebanghelyo, nakita po natin yung unang mga deacon na bahagi po ng usan ay ipinahayag po sa ating mga kawal ng mga apostoles. Kaya kinala natin dito ay si Esteban. Ito po yung mga pangalan ng pitong diakono: Felipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parmenas, at Nicolas na taga Antioquia. So ito po yung sila ay tinalaga, yung tinatawag po natin gawa po na matukunan yung pangailangan ng mga bago. So yung po mga bago, alam po natin na kung sinabi natin bago ng lumang pa, ito yung mga walang pangangail. Wala na silang pagkakataon na matugunan yung kanilang pangailangan kasi hindi sila pwede magtrabaho. So ano sa ganito? Itinanggap ko yung unang likod, simply, para pangalagaan ang mga itinuturing ng mga aba, itong mga bago. So, itinilagaan mismo yung pitong diakono para sa nabanggit na gawain. Para makapag-concentrate sa larangan ng panalangin at ng pagpapahayag ng mabuting balita ng pagliligtas ng Diyos. So kaya din po, ito rin po yung pagtugon na yung tungkulin natin na hindi lamang po para magdasal. Hindi lang po para magpahayag ng salita ng Diyos, pero yung ating patuloy na hamon ay mapalakas din natin yung ating tinanggawag po natin social concern na pagkilos. Well, isa po rito, isa na nga po rito yung ating ginagawa sa health ministry. At then pa rin yun ang social concern. Sa, pero sabi nga po ay yung ipinahayag ko o yung linggo, sana rin po ay matugunan din natin yung iba pang mga pangailangan, pangkatawan. Kasi bahagi po ito ng pagkilos ng kabuuan ng pagka-Kristiyano. Bagamat mahalaga rin o yung larangan sa larangan ng panalangin, mahalaga rin po sa larangan ng pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pero kinakailangan din natin yung pag-asaayos ng ating mga dukha. Kaya sana po ay makita natin na may kaparehong bigat yung tungkulin natin sa pagdarasal at sa pagtulong sa paglingkuran ng pangangailangan ng tao. So, sa ating po simbahan, malakas yung aspeto ng panalangin. Malakas po yung aspeto ng pagpapahayag ng salita ng Diyos. Kinakailangan natin palakasin yung aspeto ng social concern. Kasi bahagi rin po ito na pinapaalala sa ating unang pagbasa na kung bakit itinalaga yung ministry of deacons ay para po sa bahagi ng mga kapatid natin na kung tawagin po natin ay nangangailangan.
Aditon, ito rin po yung ipanalangin namin. Ipanalangin namin ano? Na magkaroon tayo ng mga leader na sumisig para po sa pagkilos sa larangan na ito. Kasi bahagi po ito ng kung tawagan natin ay kingling paksyon, pangangalaga, pamamahala natin sa bawat isa. Medyo may mabigat na tungkulin yung nalangin na papiros, pero lumako, katulad na yung pinakayag ni Jesus, huwag kayong magako, ako ito. Sa pag-aayon ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak ng mga
kaisala ng mga anghel, isirawa ng pagpuri sa iyo na walang hintay sa kalangitan. Kami nagpupuri sa iyo, kalapitan. Amen.
Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mga palad at ang mga inaanyahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako marapat-rapat na magpapuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na. Lumuhod po ang lahat. Panalangin kay San Martin. San Martin de Porres, ikaw ang palagi kami kinalamhati sa mga matihirap at mga nagtihirap ay pinagkakatiwalaan namin sa iyong kabutihan at pagmamahal. Kami ay lumalangin sa iyo na tulungan mo kami itulog sa mapapangyarihang Diyos ang aming kanilingan. Ang biyaya na natanggap mo mula sa ay humihintayan sa amin ngayon upang hiningin ang iyong pamamagitan. Buong kababaan mo kaming at susumamo upang kaming katulad mo ay palaging maging kaibigan ng Kristo na binuong siyang buhay sa pamamahal sa Diyos at sa kapwa habang nabubuhay dito sa lupa. Ngayong nasa presensya ka ng Diyos, ibulong mo sa bakal ng dagat ipagkalaw sa amin ang kalusugan ng kaluluwa at katawan. Amen. Ama namin mga pagkumahal, ang pinagsaluhan namin ba ng mga ginabang, ay amin ang mga pag-ibig ay lalo malagdagan na ginamanan niyo sa kapalarasan ng kumahal sa nag-utos ipagkino ang kulong ng punan sa pagpagigan niya kasama ng Espiritu Santo makapusawa ng Amen. So mamaya po ay mayroong busy meeting pagkatapos ng aking misa. Kasabay na rin po ng rising prayer ng mga kabataan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Pagpalain kayo ng mga pagyariang Diyos, Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Mayo kayo, kagdaya.
Kristo muli na buhay. Aleluya! Aleluya! Salamat sa Diyos! Aleluya! Aleluya! Salamat. Amen. Divino Marsilio Manero.